Assalamualaikum, hello everyone. New video, new idea. And in this video, I will share with you another important document that you need to obtain, especially when you are traveling on a sponsored travel. Ang document na ito ay hahanapin sa inyo ng immigration officer sa airport if malaman ng officer na hindi ikaw yung bumili ng ticket mo, yung hotel reservation mo. I'm not sure if ano yung mga nakikita nila dun sa ticket na nalalaman nila na hindi ikaw yung bumili ng ticket, at lalo kapag nakita nila or nalaman na sa ibang bansa yung address or yung bumili ng ticket. At ang document na ito ay ang AOSG or the Affidavit of Support and Guarantee, or sometimes AOS lang siya, or the Affidavit of Support. Saan nga ba makukuha ang Affidavit of Support? Makukuha ito sa Philippine Embassy ng country na pupuntahan mo. Ang pupunta doon, mag-personal appearance doon yung mag-sponsor sa'yo or yung tao na mag-cover ng expenses mo during your stay in that particular country. And take note, some countries, yung mga ibang Philippine embassies, ay minire-require silang sahod, range ng sahod para ma-issuehan ka ng affidavit of support. Pero sa experience ko, yung hubby ko ay hindi na siya pinasubmit ng document like proof of financial capability na kaya niya akong sustentuhan dito, like that. Hindi na siya hinanapan ng document na yon. Nag-secure lang siya ng slot sa website ng Philippine Embassy dito sa bansa niya. And yung date na nakalagay doon, nag-personal appearance siya on that day. And wala nang mga documents na hinanap sa kanya. Maybe yung identification lang niya. Tapos ayun, sinabi lang niya na he will sponsor my travel and my stay here in Brunei. So ayun, ginawa na ng Philippine Embassy and no need na siya i-notarize or i-apostille yung authentication. No need na kasi may stamp na siya at perma ng Philippine Embassy. Kapag directly ka kumuha sa Philippine Embassy, there's no need for your document or your affidavit of support to be authenticated or apostilled kasi all-in na yan. Hinahanapan lang ng apostilled or authenticated AOS kapag sa notary public, like that. In the Philippines, we call it the notary public. Kapag dyan ka or sa mga law firm, nagpa-notarize ka lang ng affidavit of support, yun yung kailangan mong ipa-apostille or ipa-authenticate. Yung original affidavit of support ay kailangang isend sa Philippines dahil original yung ipapresent ninyo sa immigration officer. To make sure lang, kasi yung akin, galing Brunei to Philippines, pinaship talaga. Tas sinow ko yung original affidavit of support sa immigration officer. Para hindi na magka-problema, guys. Lahat ng dalhin nyo ay original. Madali lang yung process ng affidavit of support kapag sa Philippine Embassy ka mismo pumunta. And after nun, makukuha mo na yung original copy. The same day, in my experience, yung hubby ko, he got the affidavit of support, the original one, on the same day of his appearance sa Philippine Embassy. And after nun, sinend na niya sa akin yung affidavit of support, the original copy. I think 1 week ko siya bago ma-received sa Pilipinas. So ayun guys, if you have further questions or may clarifications kayo, pwede lang kayong mag-leave ng comment sa comment section. And I will answer your questions sa lahat ng makakaya ko. Char, lalim na. So ayun guys, I hope you learned something on this video. New video, new idea. Assalamualaikum everyone! Yeah.